Sama-sama natin alamin at bulitain pagsisimula ng comics dito sa ating bansa. Dalhin natin ang kasiyahan, madulot ang simpleng pagbabasa ng obrang bahagi na ng kulturang Pinoy. Tara na at kilalanin natin ang ilan sa mga haligi ng Pinoy comic. Sumahayo kami dito sa Comic-Con 2006, the second Filipino Comic Convention. Dito sa Comic-Con 2006, makikita natin ang bagong henerasyon ng Pinoy comic. At hindi lang yan, iisa-isahin natin ang mga gawa ng mga nagnanais maging comic artist balang araw. At higit sa lahat, ang pinakahihintay na First Comic-Con Awards. Na kung saan bibigyan parangal ang lahat ng mga mahuhusay na Pinoy comic artists. Ako po si Alan Pasis. At ako po si Diane Lopez. Halina't simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng Pinoy comics. Dito lang sa Comic-Con 2006 Hero TV Special. Abangan ang istorya ng pagsisimula at pagsikat ng comics sa Pilipinas at ang mga kasiyasiyang kaganapan sa naganap na Comic-Con 2006. Ay dala nung ikakulangan ng entertainment na naisip ni Don Ramon Roses noon na buhayin ang espiritu ng Pilipino na bumagsak dahil sa Japanese occupation para sumaya ang Pilipinas. Kaya naisip niya ko sa pamamagitan ng comics. Simula nung 1940s after the war hanggang 70s. Ang tatay ko kasi isa siya sa mga gumuhit dun sa publication ni Don Roses, ang Ace Publication. Next wave ng Filipino comics, umakyat ulit kay Tony Velasquez dun sa nung lumabas yung Kenko yung 1920s. Ang tingin ko kasi sa comics, reflection ng pop culture. Panahon ng American colonization nung lumabas si Kenko, di ba? So, Americanized yung comics niya. Yung sinasabi nilang Golden Age, 60s, 70s, halos pareho sila ng styles ng mga fantasy artists nun eh. Nagkaroon ng set style nung era na yon. Nung 1960s, nagtayo ang mga kilalang mga mangguguhit, kagaya ng ni Alfredo Alcala, ni Nestor Redondo, ni, at iba pang mga sikat na mga artist doon. At itinayo nila ang Craft Publication. Nagdala ng Alcala Comics, Redondo Comics. Pagkatapos ng Craft ay tuloy uli sila sa pagguhit sa Liwayway, Filipino Comics, Tagalog Comics. 1972 ay dumating yung mga Amerikano at doon sila nagulat na ang mga mangguguhit dito ay mga talagang maestro kung tawagin. Kaya unti-unti nilang kinuha ang mga Pilipino artist at pinagawa ng mga dibuho sa mga DC at Marvel. Nowadays, pinaka-common na influence is yung anime or manga. Alam niyo ba na ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Arzal ay may bahagi din sa pagsimula ng comics sa ating bansa? Yan ang sabi nila dahil maring sa record ay yun lang nakita nila. Pero baka meron ng nauna na hindi natin alam. Maganda ang gawa ni Rizal, kaya lang, hindi puludo pa, magaspan pa. Perception na yun ng mga magawa ng comics or historians. So you could consider it comics in a sense na sequential storytelling na siya. Pero you could also call it a children's book. Pwede mong sabihin na yun yung unang comics. Pwede mo rin sabihin na yun yung unang storybook. Si Rizal kasi kilala bilang artist, doktor, lahat-lahat eh. So, hindi ka magtataka na kaya niyang gawin yon. Belief na si Jose Rizal talaga yung unang gumawa ng comic strip in 1885. We are now celebrating the 120 years of Philippine comics. Hindi naging mahirap
hirap ang pagsikat ng comics sa ating bansa. Dahil din ang kilig agad ito ng mga Pinoy. It was something new for the public na kaya ginrab nila agad. At dahil sa comics, maraming natutong magsalita ng Tagalog sa buong Pilipinas. Ultimano sold out kasi nga kailangan talaga ng Pilipino na ano, na magkaroon ng kasamang pangiliti sa bahay nila. Eh maraming lumalabas na pangiliti noon, humor, at saka yung kunting, may halong kunting sentimiento, yun, click na click yun. Malakas sa masa yung mga comics noon. Yung mga characters nila talaga, nagagawa ng mga writers at saka ng mga artists na ramdam na ramdam nila talaga yung hinagtis, yung mga pagdadrama, yung mga kontrabida talagang nagagawa nila na good versus evil talaga. Yung past natin, mas pagkatinitingnan ko kasi yung artwork nila, yung sa time na yun, 1960s, 1970s, pagkatinitingnan ko ang artwork nila kumpara doon sa artwork na nando doon sa States nung same time, parang ahead of its time. The biggest form of entertainment ng Filipinos was comic books. So, wala silang ibang makitang pag-aabalahan. So, ito, comics ang nandun. In general, dalawang klase ng stories ang makikita mo sa comics sa Pilipinas. Meron dyan yung humor. Yung pangalawang klase ng mga comics na lumalabas is yung mga serial stories. Karamihan sa mga gumagawa ng comics, based siya sa experience nila. Nakaka-relate yung mga tao sa atin kasi maaring na-experience din nila. Ang Pinoy kasi gusto nila yung suspense. Eh. Yun ang nagiging topic nila sa mga pag nagtumatambay sa mga tindahan. Wala pang radyo at comics lang nun eh. Ang TV nun para lang sa iilan eh. Kaya naging ganun para merong susubaybayan yung mga tao. Sa comics ay inaabang-abangan ng mga tao o ng mga mambabasa. Ang mga iba dito ay naipalabas pa sa pinilakang tabing o isinapelikula. Kasi ang nobela, pagka magaling ng writer, magaling sa cliffhanging, yung mga pambibitin. Bitin lagi yan, bitin. Ngayon, pagka magaling ang pambitin, sasagpang na sasagpang ang tao. Hindi sila nahirapan. In fact, hinahanap nila yan eh. Kasi nung araw ang comics kung labas once, every other weeks lang. Kaya binabantayan niya at inaabangan ng tao. Beloved, between walang ningning, kinik sa dibdib, alabok sa ulap, punta po saan kailanman. Kumili ka lang ng kahit anong story sa comics noon. Hindi mo realize, ginawa pa lang movie yan. Karaniwan sa mga character na ginagawa para sa comics ay hango sa personalidad ng isang tao. Yung asawa ni Tony Velasquez, na naging inspiration niya dun sa character para dun sa Ken Koy. Hindi ko alam na ako ang inspirasyon niya. Hindi ko alam na inspirasyon niya ako. Ni Ken Koy, si Rosing. Eh medyo kamukha ng ayos dun, buhay ko nung araw nakapusod. Ganun ako nung araw, nakapusod ako nung araw. At saka medyo talagang reserved ako. Eh yung, kaya yung kanyang Rosing nun eh, mahinhin. Binabase ko sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko, yung mga karakter nila sa comics. Patuloy na nakipagsabayan sa pagsikat ng comics, sa pag-air ng mga programa sa radyo at sa television. Nahati ang atensyon ng mga tao kung ano ang pagkukunan nila ng sinasabing entertainment. Tabla-tabla lang laban nun. Hindi naman bumabagsak ang comics. Masabay lang din sa trend. Kung susundan natin yung ratio ng mga masa dun sa ano, pinakamalakas comics, yung time na yun. Kasi ang radyo at saka sine o TV, halimbawa, pag-usapan natin probinsya, hindi lahat ng ano nakaabot sa probinsya. So, ang comics nakaabot sa probinsya, yun ang inaano ng mga tao, tinatangkilik nila. Comics yung patok. Kasi, pinaka-easily available na medium na pwedeng makuha ng Pinoy ng time na yun. Ang mga Pilipino kasi mahilig yung nilalaro nila yung kanilang isipan, kung ano yung susunod na mangyayari. Yun ang outlet nila para magkaroon ng creativity. Ngayong alam na natin ang pagsimula ng comics sa Pilipinas, alamin naman natin ang Pinoy comics sa panahong ito. Maraming iba't ibang competitions na naganap sa event na Comic Con 2006. Kaya talagang masiyahan ang lahat ng mga pumunta dito. Sa pagbabalik ng Comic Con 2006 Hero TV Special,
alamin ang pagbagsakang industriya ng comics sa Pilipinas at ang muling pagbago nito. Sa mahabang panahon ng kasikatan ng Pinoy Comics, dumating din ito sa punto ng unti-unting paghina at pagbagsak. Bumagsak ang popularidad ng comic, yun dun sa publisher side sa, hindi na siya kasing profitable nung 70s and 80s. Kung ano yung sweldo nila nung 1970s, ganun pa rin yung sweldo nila nung 1990s. Ang gagawin ng artist, dadamihan niya yung pages niya. So, drawing siya ng drawing ng maraming pages, isasacrifice mo ngayon yung quality ng artwork mo for the quantity. Ang dahilan kaya humina ang comics, yung mga drama sa comics, inilipat na sa TV. Isa sa mga dahilan ay yung naubusan na ng mga writer at mga artist dito dahil nagpunta na ng ibang bansa. Yung mga naiwang artist dito, dahil kukunti na lang sila, sila ngayon ang natambakan ng trabaho. Nung bandang huli, natanong ng Broad End Development ang computer games. Dumami ang mga distractions in terms of mass entertainment. Dumating yung mga era ng mga DVD, yung mga murang DVD dyan. Tapos tumaas yung printing. Natural yan, inflation. Tumataas ang cost of printing. So, tumaas din yung cost ng mga prices ng comics. Eh, syempre, hindi na siya naging affordable dun sa mass. So, with these combined forces, nag-combine, ayun, nag-spells the disaster for the comics industry. Ang mga comic artist at lahat ng mga tao na ang kinabubuhay ay konektado sa comics ay gumawa ng kanya-kanyang paraan para mailigtas ang industriya sa pagbagsak. The Filipino comic industry has operated on a very low budget for quite a few years. And when I was a publisher of comics, we thought about licensing the right to reprint some of the best Filipino comics into the United States. Unfortunately, that never got to happen. So this is even better, because I've gotten to come here, meet some terrific artists, help train them into the American way of doing things for American dollars, and that's helped a lot of people's lives. We try to do certain things like price our books cheaper nga, and then try to spread the word as far as we can in any ways that we can, whether it's through workshops, because we want the awareness to be there. Gusto rin namin na makita ng mga tao na ang comics bilang isang medium of expression, pwede mo siyang gamitin para mailabas nga yung mga naiisip mo or nararamdaman mo, bilang isang paraan din siya ng komunikasyon. May clamor pa rin for comics. Palaging may naghahanap niyan. So may mga independent groups na gusto pa rin maglabas ng comics kahit anong nangyari. Ang ilan sa mga comic artists ay nakipagsapalaran sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang kanilang profesyon. Ang naging alternatibo, yung iba nag-abroad. The artists here have been very good at adapting into the American market. Sinikin, noong unang bagsak namin sa Amerika, pinutan kagad namin si Will Scott at si Jim Lee. Kita ni Jim Lee yung trabaho niya, magaling, binigyan siya ng assignment. Binigay kagad sa kanya yung first issue ng Cybernary. Yun, nagawa niyo, apat na issue lang nagawa niya, tapos nagkasakit na siya. Hindi man ramdam ang pagkawala ng comics dahil sa iba't ibang programa ng telebisyon at pagbabago ng teknolohiya, may ilang mga tao pa rin nagpupursiging iangat ang industriya ng Pinoy comics sa iba't ibang paraan. One of the things na talagang ginawa ko is I started collecting more artwork. I started buying old comics, kung saan man ako makakabili. At gumawa ako ng online, parang online museum. And to think na decades and decades of really fantastic artwork na hindi na nakikita ng mga Filipinos today, nakakapanghinayang, nakasayangan ako. Gusto ko siyang i-preserve at i-share
sa mga tao. Hindi pa rin mawawala yung comics eh. Meron pa rin market for comics. Meron pa rin mga creators, yung mga lumaki sa comics ng 80s, 90s, na eventually gusto nila maglabas ng sarili ng mga kwento. Ang comics ay talagang bahagi na ng kultura ng Pilipino. Dapat sanang mabuhay uli ang comics kasi isa sa mga respetadong entertainment yan eh. Mabuti nga ngayon at nagkaroon ng mga convention at iba pang mga seminar, iba pang mga pagmumulat mata tungkol sa comics dahil nakalimutan na ng tao na meron tayong malaking industriya no ng comics na hinahangaan sa buong mundo. At dahil unti-unti nang muling nabubuhay ang industriya ng comics dito sa Pilipinas, marami na tayong dapat pasalamatan at parangalan na mga taong buong pusong naglalaan ng panahon para dito. Naisip namin ngayon na sa dami ng lumalabas ng mga titles na kailangan i-recognize itong mga to dahil both past at present artists. Dahil nagko-contribute sila sa pop culture ng Pilipinas. Eh. Marami na contribute sila at kailangan i-recognize talaga. Ang gawa ng mga kabataan ngayon ay maaaring napapanaw na sa level ng kanilang kaisipan na po pwedeng kumlik. I discovered that some of the best artists in the world are located here in the Philippines. And some of my favorite artists, Nestor Redondo, Alfredo Alcala, Alex Nino, and so forth, had come from here. Ah, they're experimenting, finally. Before it was pure manga, gayang-gaya sa mga manga style. Right now, finally, nanonotice ko ang stories nila about Filipinos, yung mga clothes, costumes, culture nila is Filipino. On behalf of my father, lubos kong kinatutuwang na ngayon, aktibo na naman ang mga bata ngayon dahil nire-revive nila ang isang nabaon sa limot na kultura. Kailangan meron silang nilabas na work within one year before nitong Comic-Con. Tapos kailangan, kung mga veteran at saka mga Hall of Famers, kailangan sikat sila at saka nakilala pa rin yung mga work nila. Bakit dapat manatili ang Pinoy Comics sa Pilipinas? Comics kasi, if you consider it, literature siya. Isa siyang medium to tell stories. Marami tayong magagaling na manunulat. In the same sense, marami din tayong magagaling na ilustrador. Pag samay mo yung dalawa, marami din tayong magagaling na sequential storytellers. So, kung tatanggalin mo yung medium na comics, tinatanggalan nyo na avenue itong mga taong to, i-express yung mga gusto nilang sabihin. Kasama na sa kultura natin yan eh. Isa sa mga treasure ng Pilipinas, ang paglaganap ng comics. Pinoy Comics is a retelling of yung pamumuhay mo, kung ano yung kinagisnan mo, tapos yung mga imahinasyon ng isang tao. Ang comics, parang photo, isang picture sa panahon na to, ganyan. Tapos, so parang meron kang recorded history ng buhay ng Pinoy through comics. Sayang naman kung mawawala. Parang part ng kultura natin yan eh. Naging part ng culture natin eh. Nag-reflect dun sa buhay ng mga Pinoy. Walang makakapag-inspire sa akin na gawin yung ginagawa namin ngayon. I'm sure hindi lang ako yung nag-iisa dun sa sentiments na yun. Pero ang laki talaga ng utang na loob namin sa kanila. Kaya nandito kami, nandyan din yung mga ibang kasamahan namin sa comics na patuloy yung mga efforts para maituloy yung tradisyon ng comics dito sa Pilipinas. Sa US, gumagawa ng X-Men, gumagawa ng Batman, Superman, Spawn. Mga Filipino nag-drawing yan. Even though sa Pilipinas sila, nasa abroad sila, comics ang ginagawa nila. So talagang nasa dugo natin. We're made to do it. And comics was made for us. Hindi siya mawawala. Abangan ang mga nanalo sa iba't ibang competitions na naganap sa Comic-Con 2006 at ang mga dumilang nagkauna-unahang Comic-Con 2006 awardees sa pagbabalik ng Comic-Con 2006 Hero TV Special. Nasaksihan natin ang pagsisimula ng comics sa ating bansa.
Nalaman din natin ang pagbagsak at muling pagbangon ng Pinoy comics industry. Ngayon naman ay oras para ipakilala ang mga nagwagi sa iba't ibang competitions sa naganap na Comic-Con 2006. Best Comic Strip Compilation, Pugad Baboy, ni Paul Medina. Best Comic Series, Mango Jam, Mango Comics. Best Graphic Novel, Fantasia, ng SciComm. Comics Legend Award, Alex Nino. Indie Impact of the Year, Kubori Kikyang, Michael David. Comics Character of the Year, Paul Gus, Pugad Baboy. Comics Aid Award, the Philippine Comics Art Museum. Best Weekly Web Comic, Kubori Strips for the Soul, Michael David. Best Cover, Mythology Class, Arnold Are. Humor Artist of the Year, Paul Medina, Pugad Baboy. Indie Comic Contest, first place, Aswang Fires Declassified by Salim Pusa. Second place, Pagina by Clover Studio. Third place, Talikala by Mirida. On the Spot Comic Strip Making Contest, first place, Mimi Romualdez. Second place, Mel Christopher Casipit. Third place, Paula Reyes. Editorial Cartoon Contest, Yatoy Caretas. Comic Creation Contest, first place, Patok by Mirida. Second place, Mahirap Maging Sino Ka Man, Ang Teacher Kong Pugita by John Fred P. Dato. Third place, Breakout Comics, Relax and Enjoy a Movie by Subway Productions. Character Making Contest, winner, JP Quizon. So Alan, marami ka ba natutunan about Pinoy comics? Oo naman, narealize ko rin na talagang iba ang talentong Pinoy. Kahit sa anong larangan, namumuno talaga ang Pinoy, kaya proud ako! Siyempre ako rin. Kaya mga kids, maniwala kayo sa inyong kakayahan. Malay nyo, darating din ang araw na kayo ang susunod na sikat na comic artist. Sana po'y nasiyahan kayo sa aming handog ngayong gabi. Muli po, ako'y si Alan Pasis. At ako si Diane Lopez. At ito ang Comic-Con 2006. The second Filipino Comic Convention. Hanggang sa muli! Sorry. Ha? Munting, ulit. So, ay, nako, isang salita lang.